Hello, so welcome back sa ating channel. So meron tayong i-refer dito ito. Ang ano nito ay walang power. Ayan. So ang model niya siya ay Dell. So Dell yung ating gagawin. So, itong model niya. Hindi nyo masyado kita. Hindi kagandahan ng ating camera. So, banggitin ko na lang. Ang model nito ay Dell Inspiron 15. So, yun lang yung nakalagay sa kanyang sa likod. Wala nang iba. Ayan. So, check natin siya kung anong problema. Bali na buksan na natin. Wala siyang power. So, ngayon, gamit tayo ng DC bench para makita natin yung input kung may amper na pumapasok o kung paano ba siya gumagana o anong problema niya. So, tingnan natin sa DC bench. Kita ko lang baba natin. So, yan yung ating DC bench. Okay. Makita niya. So, meron tayong 19.5. Tapos, ito yung ating switch. So, ito yung ating DC jack. Saksak natin to. Check natin kung may kakain siya sa... Tingnan natin yung kanyang... saksak natin. Tingnan natin kung magbabago. Ay, mali pala yung So, ito. Ito pala. Ayan, hindi maliit. Saksak natin yung ating jack. Ayan, kumain siya. 0.2. Nag-0.2 lang siya sa 0.02. So, ibig sabihin, pwede siyang mabuhay. Power natin. Power on. So, hindi siya kumain. Kung mapansin nyo, nag-power on tayo. 10, tapos babagsak. So, pansin ninyo yung light dito. Pag-power on natin. Ayan. So, nagaganon lang. So, para siya nagpo-protect. Yan ang problem natin. Check natin yung kanyang mga supply. Kung may missing ba siya. Check natin. Kuha tayo ng tester. Okay. May supply tayo sa ating DC bench na 19.5. So, pag may ganyan na umangat na 0.01, ibig sabihin may pumapasok. So, check natin. Hanapin natin ang kanyang voltage. Of course, DC jack nasa kabila. Okay, check natin. Matik yan, may pumapasok na 19 volts kasi may 0.01. Okay. Check natin dito. First MOSFET niya, alin ba? Ito, current sensing. Hindi nyo pala kita ang ating okay, kita natin wala yan okay so check natin current sensing nya so, meron tayong 19 volts okay okay, supply dito ba ito? 3.3 meron sya may nakita kasi akong IC kaya chinek lang natin. Mayroon 5 volts. Okay. So, nasa kabila yung ating mga Ito. Check natin to. Ang supply nito. Kasi mayroon ditong resistor eh. Ayun, may 19 volts din dito. So, may pumapasok siya 19 volts. Current sensing din kasi. Taas yan. Okay. Baliktarin natin ang board. So, may power po yan. Mapansin natin, wala siyang light. So, hindi siya nagtutuloy.
yun ang alamin natin kung bakit siya hindi nagtutuloy. Okay, ground ang block. So check natin to malapit sa may CMOS battery. So meron tayong 5 volts available. So 3.3 available din siya. So next na check natin itong mga coil na ito. Sure, wala pa ito. Hindi pa ito mag-trigger. Okay, wala pa nga. Ito. So, wala pa rin. So, meron na itong kabila. Meron na siyang 1 volts. Ito ay supply. Bakit siyang available siya dito? So, ano to ah? Either ito sa CPU, ito ay VGA, ito yung ano. Okay. Ito available siya 1 volt. So para saan ba to? So may 1 volt tayo dito. So sa isang ano na to. So ito yung ating ano. Pansin nyo ito. Ito yung ating. May check natin kung may input output yung ating BIOS. So output input yata ito. Pin 8 sa 3.3 sa pin 1. So available din 3.3. So available yung ating 3.3. Ibig sabihin magpa-power on siya. Ngayon bumabagsak siya, hindi tumutuloy. Excuse me. Check natin yung SIO sa 3.3 volts. SIO, okay. May 3.3. Okay. 3 volts available. So paligid ng ating SIO. So may 1.8 siya. 1.8. Okay, check natin sa palibot. Okay, meron siya 3.3. So papuntang ano, kaya siya nag-on. So ibig sabihin nag-on siya tapos namamatay dito mga kalim. Ayan. So, alamin natin bakit kaya, bakit siya hindi nag-on. So, tingnan natin kung may shortcut. Okay, unplug muna natin yung DC jack. Check natin kung may shortcut, bakit hindi siya nag-on. User sound tayo. 9 point. Okay, hindi yan. Hindi rin. Hindi yan shorted. Sa coil muna tayo. 6 point. Hindi. Okay, may shorted yata tayo dito. 5.3. Pasensya na kayo. Sira yung ating tester. Ayan. 0.8 dapat. So, hindi siya. 3.7. Okay, hindi. Pinto po. Hindi yan. Hindi yan shorted. Okay. So, hindi rin. So, ibig sabihin, hindi siya tumutuloy. Either may problema ang ating tawag dito. Yung ating charging IC. Kasi yung battery natin, check natin yung battery. Okay, wala. Walang charge yung ating battery. Ibig sabihin, na-drain na yung ating battery. Ito, dito. Ano ba ito? Ground ba yung akin? Parang sala yata. Ating pinindot. May ground pala yun. Okay. So, pag ganito, na-bypass natin yung
Hanap muna tayo ng schematic. Find schematic. Diyan bali, so gawin ko, i-replace muna yung pipes niya para try ko muna yung replace yung BIOS. So wala naman ako nakitang shorted. Ah, vanilla infection naman kasi, okay naman siya. Wala ko nakita masyadong ano. So check ko lang i-replace yung BIOS niya. Para mas para mabilis. Kaya kung kaya flash. Sana ito lang ang problema. So, pinuha niya may tulot. Okay, twist here. Balik ko ito makain natin. So, tanggal na natin. So, tanggal na natin yung mga excess na ano. Bakat na lang muna natin ang BIOS. Ay, saksak natin. Detect natin next read. So, socket adapter, cancel our interface. So, ayaw. Hindi mabasa. So, gawin lang natin dito is inisang ko lang. So-so ko lang sa alcohol. Balik ko lang ulit dito. Ati na, kumain ka na o. Tapos, balik ko lang natin. Let's try natin mag-read ulit. Read. Ayan, okay, na-read. Diba sabi ko, balik ko. So, identify pala natin, tapos read. Para backup. Backup po yung old BIOS. So, ito siya na mayroon na nang nabibili. Yan. Pwede naman na siyang bilihin. Ay, hindi mo ba yung sopas? Hindi. Hindi.
Kainin mo ah, huwag siya paglalaruan. Back up muna. Sakod pa ayos sa aking back up line. Kainin mo hindi. Okay. Kainin mo ko. Ay, di kainin mo na. Oh, ba't naglalaro ka? Okay, bawal ang may bag. Dash. Ayang may slash pala. Back up. Ayan, na-save na natin. So, next na natin gagawin. So, hindi erase ko lang siya. Red ko muna. Na-identify. Tapos, erase. So, nag-error siya. So, try again. So, yun lang. Nanag. Erase. Retry. Okay. May na yata ang kapit. Ayusin ko lang ang ating okay, ayusin ko lang ang ating chips. Sarpak ko din natin. Then, retry. Okay. Processing na siya. Okay, erasing na. Wait lang natin. Oh, tub lang. Sige. Okay na. So, open tayo ng file. Open tayo ng BIOS. So, search natin. Ito. Tayo natin. Okay, may lumabas ako. Mali. So, hindi yun. Hindi yun ang ating ano. Oops. Saan tayo? Okay. Mag-extract muna ako. Extract. Okay. 3576. So, iba ito. Extract ko lang. Refresh ko lang. Open. So, ito ay PBR. Okay ito. Try ko ito. Akad pala ito. So, punta tayo sa iba. Spare on 1535. Tingnan ko ito. Bin. Okay. So, okay.
Ito. Okay. Ayan, upload natin. Then write. Sana gumana. Wait lang natin siya hanggang sa matapos. Ito lang po aking camera. Okay. Ayan, tapos na. Dito ko lang ako pinagtanggalan. Shoot natin, microscope tayo. Ayan yung ating BIOS, nabackup ko na. Dito muna na. Lagyan natin sa screen para maayos. Isin natin natawag. Hello? Hello? Yes po. Ala? Lampang? Apo? Mayong hapo, nante, guwapa, guwapa. Hmm. Ay, padala ko tani, wala kaabot. Opo, pwede po. Ako gani, maayosin mo Pasko ha. Ay, papa-home service po kayo. Ay, hindi po makakaanis eh. May ginagawa rin po ako ng aking laptop. Kung madadala nyo dito, magagawa ko yan agad. Opo, opo, kukunin lang naman natin yung ano niyan eh. Ano po bang klase ang ano yan? Naka-hard disk ba yan? Or M2 type? Exchange gift? Ayun, pwede po yung kung, ay yung ano, naka-ano siya, M2 type? Oo. Oh, sige po, pwede po, dali nyo lang po dito para recover po natin.
Ayan, nagwapo na kita eh. Ayan po. Nagwapo ah, sige po siya. Thank you po. Bye-bye po. So, ayan. Check natin yung screen. Ate, mayo. Mataogit na. May display. So, makita natin yung ating Tani pa. Kumain siya. Supplement na magabot galing mula ka. Kumain siya ng Ampere. Ating DC bench. Makita nyo. Lang natin sa so display. Sige, te. Base, ma'am. Pero, sala ka pa. Dakram sa haboy. Halong lang ka mo sa biyahe. Wala pa display. Ayun lang. Siguro na, re-refresh lang siya. Ayun, meron na. Ay, kaya lang, mayroon siya. Wala na niya, no? Atrasana eh. Hmm. May guwa, no? Sira yata na si Dineto. Halong ka mo, ate, sa biyahe. Ayan. So, blurred yung kanyang image. Mapansin nyo, guys. Ayan. Salamat, kinakakadto mo daw. So, may guhit siya. Bukan nating palitan ng LC. So, patayin ko muna siya. Bye-bye! Okay. I love you. So, tanggalin natin ito. Okay, testingan ko ng LCD. Okay. Ariay ka, ano, ng agaw bang po? Ina, pagana. Oo, nai. Tapos, tanggalin ko lang ito. Dali natin itong vanilla ng LCD para matesting ito kasi wala akong flex available. So, ito ay continuation lang ng video ko mula kahapon. Kasi, so, linggo kasi ngayon. Sumamba ako na yung umaga. Tapos gabi na rin kasi kahapon. Kaya ngayon ko lang itutuloy itong ating ginagawa. So, ayan. Okay. Pero may LCD. So, medyo madumi na rin siya, guys. Pansin ninyo. Medyo hindi kita sa camera. So, may guhit siya. Ayan, madumi yung LCD niya. Sa, nabuksan na rin siya. Tapos, medyo angat yung kanyang ano. Tingnan natin, baka may sunog. So, mukhang wala naman. Kuha ako ng LCD pang testing para makita natin kung sira yung kanyang LCD. Okay, meron ako dito ng LCD. So, ito. So, maliit lang ito. Pero, working siya. 30 pin. Let's try. Para lang makita natin na kung sira yung LCD niya. Okay. Kalit lang natin na maayos. So, guys, warning lang. Pag kayo maglalagay ng LCD, kailangan po hindi nakasaksak yung battery o kaya yung ating AC. Kasi ito po ay minsan pag binubo 20 volts, tapos 19 volts po dun sa mga ordinaryong ano, mga ibang brand. So, kailangan po hindi nakasaksak or wala tayong di battery. Para po maiwasan natin yung pagkasunog. So, marami po kasing marami tayong nare-repair na ganun. Nasunog dahil sa pagkakamali. So, dapat po hindi ganun. Kailangan hindi nakasaksak yung ating power. Kahit po sa memory. Ayan. So, nalagay na natin yung maayos ang ating LCD. So, testing na natin. Ayan. Plug na natin yung AC. Okay. So, wala yata ang ating DC bench. Ayan, guys. Okay. Pag-ilid lang natin. So, hindi kagandahan ng ating camera, pero okay yan. Pagkatsagaan. Pag tayo kumikita na ng malaki, pwede na yan. Pwede nating palitan. Okay. Power on. Check natin ang LCD. Kung sira talaga yung LCD niya, or may sira yung GPU niya. Ganun, something. Or sa RAM section. So, check natin kung alin ang sira. Ang
Medyo matagal lang siya mag ano, bukas. Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro doon sa replash nating BIOS. Pero medyo siguro matagal. Kasi nagbukas siya kanina. So check lang natin ulit. Baka lang nagre-refresh. So, wala tayong pan. Pero mainit siya. Eh, so buo siya oh. Tingnan nyo guys. Buo ang screen. So okay yung display niya, hindi siya blurred. Tsaka wala siyang guhit dito. So ibig sabihin, sira yung kanyang LCD. So papalit din siya ng LCD. So ilagay lang natin yung hard disk, patayin ko muna. Pero makita nating nag-boot. Kunin ko lang yung hard disk, guys. Position ko lang kare. So yung hardisk natin ay medyo malayo sa pas natin. Ay, hardisk na lang pala yung tunay ko. Tanggalin ko na lang yung tornillo. HD. Ayan, gawin natin dito. Okay, yan. So, plug natin ang power. Tapos, testing ulit natin. Ayan, power on siya. May lights. Nag-detect siya. Power on lang natin. Okay, power on. So, huwa lang ako ng keyboard. Kaya tayo na ng keyboard. Lagyan natin ng keyboard. Plug ko lang sa kanyang USB. Para makita natin yung screen. Kung maganda o ano. Mouse, kuha din ako ng mouse kasi wala tayo. So, lagay natin yung mouse. Medyo matagal lang ang display ng BIOS niya. Kuha ko na lang siyang i-update pagkatapos. Okay, na-install yun natin yung bagong BIOS. Getting device ready. Okay. Okay, pumasok na sa kanyang user. Pansin nyo guys. Okay. So okay yung ano. Okay, may screen tayo. Okay siya, hindi siya blurred. Kasi yung isa medyo blurred eh. Yan, sira yung LCD niya. Nakakalitan niya ang kanyang LCD. Kasi may guhit na siyang paganyan pababa dito. Ayan guys, oh, kayo na. May display na tayo. So, ayan. Okay na ang ating repair. So, ibabalik ko na lang siya dun sa ating sa board din, sabihin ko sa may-ari na papalitan yung kanyang LCD kasi may guhit na siya eh. So, wala na, hindi ko na to mare-repair, may guhit siya. Black screen na kasi yung nandito, black screen yung nandito. Subukan ko rin siyang i-repair pero ano yung kumayon yung may-ari na papalitan siya, then
pa-update ko lang din na sira yung screen niya at dina-repair na yung kanyang laptop. Ayan. Para kailangan kasi na may-ari agad tong laptop ginagamit natin ito. So ayan. Okay na yung ating repair. So salamat sa inyong panonood. I hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Ayan po. Magtanong lang kayo sa akin kung meron po kayong tanong. Willing po tayo mag-reply. So, visit nyo lang yung ating YouTube vlog, Workshop Fix. Okay po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Yan ang ating repair. Bye-bye po.